Nababalot ng isang nakakakilabot na krimen ang bayan ng San Joaquin. Halos araw-araw na lang ay laman ng mga balita ang karumaldumal na pangyayari na kung saan may mga taong natatagpuan na wala ng buhay. Ang mas nakakatakot dito ay binabalatan pa ang mga bangkay mula ulo hanggang paa. Nalilito na ang mga pulis at ang mga imbestigador dahil napakalinis gumawa ng kriminal. Ni walang bakas na naiiwan na maaaring magtuturo sa pagkakakilanlan ng salarin. Labis na takot ang nararamdaman ng lahat ng mga taga-baryo maging sa kalapit ng mga lugar dahil hindi na sila ligtas na gumala, lalong-lalo na tuwing gabi. Karamihan ng mga tao sa lugar ay pinili na lang lumipat sa lungsod para sa kani-kanilang kaligtasan. Pinaigting naman ang seguridad sa bayan para masigurong hindi na makapangbiktima pa ang salarin. Sa kabilang dako ay labis ang pagtangis ni Dennis sa pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid na si Ara. Binawian ng buhay ang dalaga dahil sa impeksyon nito sa balat. Matapos mailibing ang kapatid, ay napagpasyahan na rin ni Dennis na umalis sa bayan ng San Joaquin at ibenta ang kanilang bahay. Makalipas ang 5 taon ay hindi na nga nakapangbiktima pa ang kriminal. Wala nang napabalitang mga bangkay na natatagpuan sa bayan kung kaya't marami na rin ang naninirahan dito. Kabilang na ang mag-asawang Chantal at Eddie. Bago pa lang ikinasal ang dalawa kung kaya't napagdesisyon na nilang bumili ng sariling bahay. Hindi naging lingid sa kaalaman ng mag-asawa ang kagimbal-gimbal na pangyayari sa bayan ng San Joaquin. Ngunit sa isip nila'y matagal na naman ang pangyayaring iyon. Isang bungalow type na bahay ang kanilang binili. Sakto lamang ang bahay para sa kanilang dalawa. Mayroon itong isang kwarto. Sa bandang kanan naman makikita ang kusina at palikuran. Binili nila ang bahay sa katrabaho ni Eddie na si Dennis. Ibinenta lamang ito sa mababang halaga. Isang araw, habang naglilinis si Chantal ay napagtuunan niya ng pansin ang dingding ng kanilang kwarto. Napagtanto niya ang kailangan na niyang palitan ang wallpaper na nakadikit dito. Nangingitim na kasi ito at parang may mga bitak-bitak. Nagsimula na siyang tanggalin ang mga iyon nang may mapansin siya sa kada ibabang bahagi ng bawat wallpaper. May nakasulat na pangalan at petsa ang mga ito. Dahil sa kuryosidad ay kinuha ni Chantal ang kanyang cellphone at binuksan ang browser. Itinipan niya ang isa sa mga pangalan at pinindot niya ang search button. Nanlaki ang mga mata ni Chantal sapagkat ang pangalan na kanyang sinaliksik ay tumugma sa pangalan ng isang tao na naging biktima noon ng kriminal na binabalatan ang biktima. Isinunod niya ang ibang pangalan at lalo siyang nanghilakbot nang napag-alaman niyang ang lahat ng pangalan na nakasulat sa mga wallpaper ay ang mga biktima sa karumaldumal na krimen. 5 taon na ang nakalipas. Napagtanto rin ni Chantal na hindi ordinaryo na dekorasyon lamang ang wallpaper na iyon sapagkat may nakita siyang marka rito dahilan para siya ay mapasigaw at may tapon niya iyon. Agad naman na dumalo si Eddie na kagagaling pa lamang sa kusina, suot-suot ang apron. Kasalukuyan pala siyang nagluluto nang marinig niya ang hiyaw ng asawa. Agad na inireport ng mag-asawa sa mga pulis ang kanilang nadiskubre. Wala pang 1 oras ay dumating na ang mga ito kasama ang mga reporter. Nalaman lahat ng inakalang wallpaper na idinikit sa dingding sa kwarto nila Chantal at Eddie ay hindi pala ito ang tunay na wallpaper. Pagkos, ito pala ang nawawalang balat ng mga taong naging biktima ng kriminal 5 taon na ang nakalilipas. Natuntun din agad ng mga otoridad ang tunay na salarin. Ito ay ang dating may-ari ng bahay ng mag-asawa, walang iba kundi si Dennis.
Magkahalong awa at galit ang naramdaman nila nang malaman ang dahilan kung bakit nagawa nito ang krimen. Mahal na mahal ni Dennis ang kanyang nakababatang kapatid na si Ara. Maaga silang naging ulila sa magulang sapagkat kapwa namatay ito sa isang aksidente. Nang magdalaga si Ara ay napansin ni Dennis na hindi na naging normal ang mga kilos nito sapagkat kinakagat-kagat nito ang mga kuko sa kamay at paa. Nang minsang naligo rin sila sa dagat at magka-sunburn ang dalaga ay sa pilitan nitong tinutuklap-tuklap ang sariling balat hanggang sa ito ay dumugo. Sinubukan niyang ipagamot ang kapatid ngunit bumabalik pa rin ito sa dating gawain. Mas lalong naging malubha pa ang ginagawa ng dalaga nung sinusugatan na niya ang kanyang sarili gamit ang mga matutulis na bagay kagaya ng kutsilyo. Hindi maaninag ni Dennis ang sakit sa mukha ni Ara bagkus animoy nasisiyahan pa ito sa kanyang ginagawa. Hindi na matiis ni Dennis ang nakikitang kalagayan ng kanyang kapatid kung kaya't pumapatay siya ng mga tao para lamang makuha ang mga balat nito. Nagbabakasakali siya na ang mga balat ng tao na makukuha niya ay ang pagtutuunan ng pansin ng kanyang kapatid. Idinidikit niya ito sa dingding ng kanilang kwarto. Naging epektibo ito nung una pero hindi pa rin tinitigilan ni Ara na kuskusin ang sariling balat hanggang ito ay magka-impeksyon, dahilan para siya ay mamatay. Labis ang pagsisisi ni Dennis sa kanyang ginawa, ngunit kahit patayin man niya ang kanyang sarili ay hindi pa rin ito magiging sapat na kabayaran.